Hi guys, welcome back sa ating video. Guys, story time tayo. Kwento ko sa inyo guys ngayon merong isang palaka. Actually, hindi lang naman siya isang palaka. Meron isang grupong palaka na nakulong sa malalim balon. Ngayon guys, itong palaka na to, sa sobrang dami nila, halos yung ibang kaibigan niya, kamag-anak niya, pamilya niya, nawala na ng pag-asa, hindi na alam kung paano sila aalis sa balon eh, dahil malalim. Ngayon, itong iisang palaka na to, laging nasa gilid, talon ng talon. Talon ng talon tong palaka na to, yung iba, sinasawa siya, sinisita siya, sinasabi sa kanya na tigil mo na yan yung pagtalon-talon mo na yan dahil walang mangyayari. Hindi na tayo makakaalis dito. Dito na tayo mamamatay. Tulad ng mga naunang palaka na napunta rito. Yun yan lagi nilang sinasabi. Araw-araw, maghapon, magdamag, tumatalon yung palaka. Ngayon, talon lang siya ng talon, ilang taon nang umabot, talon lang siya ng talon, nang bigla siyang nakatalon at nakalabas doon sa balon. Ngayon, nung nakalabas siya ng balon, nakatalon siya ng talon dahil nakita niya yan, liwanag sa balon, ang dilim eh. Nandun na siya sa taas ng balon, tuwang-tuwa siya dahil nakita niya yung paligid sa labas ng balon. Ang malupit doon guys, bumalik pa siya, nilingon niya pa yung mga kasama niya. Sabay alis. Ngayon, nagtataka yung mga palaka na nandoon. Tinanong nila yung nanay nung palaka na yun na nakatalon, doon nakalabas doon sa balon. Ngayon, ang sabi ng nanay, kahit anong sabihin nyo sa kanya, hindi niya kayo maririnig, hindi niya kayo iintindihin kasi bingi po yung anak ko. Yun pala yung dahilan. Guys, ano yung moral lesson? Ang moral lesson dito guys, kung meron kang gustong abuting pangarap, kahit anong sabihin ng mga taong nasa paligid mo, sinasabi nilang hindi mo kaya yan, hindi mo maaabot yung pangarap mo, huwag kang makikinig sa kanila. Dahil guys, walang ibang pwedeng kumuha ng pangarap mo kundi ikaw. Tandaan mo guys, pag nagkaroon ka ng sarili mong kotse, ang magmamaneho niyan, ikaw mismo. Pag nagkaroon ka ng sariling bahay, ang titira dyan, ikaw mismo at ang pamilya mo. Kaya guys, kung ano yung pangarap mo ngayon, ituloy mo lang, kunin mo lang. Huwag kang makikinig dun sa mga magnanakaw ng pangarap ng ibang tao. Kaya guys, tuloy lang tayo mangarap. See you and God bless sa inyo.